mahimala ang tao. Ito ang conclusion ni Michael Denton, isang author at medical doctor. Sa kanyang libro na The Miracle of Man, pinatunayan nito na ang mga tao ay hindi aksidente, kundi isang obra ng matalinong manlalalang. Ayon naman sa mga eksperto ng pure medicine at engineering, ang katawan ng tao ay ang perpektong halimbawa ng kaalamang hinggil sa biology at engineering designs. Anila, para gumana ng maayos ang katawan, kailangan ang mga organ systems ay must be in the right place, doing the right thing, the right way, at the right time, at the right dynamics. Maraming proseso ang nagaganap sa ating katawan, tulad ng paghilom ng sugat, paghinga, pagtunaw ng pagkain, pagbabawas, pag-ihi, at iba pa. Nakikita man natin ito bilang simpleng bagay, ngunit ang detalye nito ay napakalawak. Ang ating katawan, bagaman maaaring makagawa ng maraming bagay, ay nare-regulate o binabalanse ang mga prosesong ito. Magkakatulong ang bawat bahagi ng katawan upang makafunction ito ng maayos. Mahalaga ang bawat parte ng ating katawan at nasa tamang location ang mga ito. Ang bibig at kamay ay nasa tamang distansya para makasubo. Ang ating mga daliri ay magkakaiba ng haba para makadampot. Dalawa ang ating paa para makalakad ng maayos. Ang kilay ay nasa ibabaw ng mata upang hindi matuluan ng pawis ang ating mata. Sakto lang ang haba ng kukupang kamot. Sakto ang kulay ng tao, depende sa klima ng tinitirahan, at marami pang iba. Ang bawat detalye ng ating katawan only highlights the most intelligent, knowledgeable, and wise designer behind the ultimate work of creation, the human body. Kaya huwag ka nang magtanong kung bakit may appendix ka, kung anong gamit ng wisdom tooth mo, o kung bakit ganyan lang ang tangos ng ilong mo. Hindi aksidente na may mga kuko tayo sa mga daliri o may buhok tayo sa kilikili. Itong lahat ay bahagi ng wonders of creation.